Abot hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar sa Davao City. Isinailalim naman sa state of calamity ang Maguindanao del Sur dahil sa epekto ng baha. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV. Gestoni! Emil, kung kahapon lagpas baywang ang lalim ng baha sa maraming lugar sa Dato Muntawal at Pagalungan, Maguindanao del Sur, sa ngayon, humupa na ang baha sa maraming lugar sa nasabing bayan, ngunit perwisyo naman ng mga residente ang makakapal na putik na pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa ilang araw na pag-ulang, nagpabaha sa maraming lugar sa Maguindanao del Sur, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Sa aerial view sa Pagalungan, makikita ang lawak ng pinsala. Sa ilang lugar, humupa na ang baha. Ngunit perwisyo naman ang iniwan itong makakapal na putik. Problema po talaga namin kasi mahirap maglinis dito. Kanya-kanya na rin linis ang mga residente. Dalawang araw na ako naglaba, marami sa masyado ang naglulubog sa baha. Binibilad na ngayon. Nagpasalamat naman ang RHU Dato Muntawal na kaagad nilang naisalba ang gamit, lalo na ang mga gamot. Dito sila pansamantalang nagki-cater ng mga pasyente sa kubong ito katabi ng RHU. Ang mga residente namang natulog sa kalsada dahil sa baha. Doon pa rin sila natutulog hanggang ngayon. Ang bahay namin, sir, hanggang dito yung tubig. Apat na araw na rin kami dito. Tinitiis na lang namin, sir. Sa ibang lugar sa Datupiang, baha pa rin. Gaya sa Doaminanga Elementary School, na lampas baywang pa rin ang tubig. Tulong-tulong naman sa paglilinis at pag-alis ng mga natumbang puno sa paralan ang mga lalaking ito. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Inaalam pa sa ngayon ng PDRMO ang kabuuang danyos na iniwan ng baha. Ito naman ang resulta ng malakas na ulan kagabi. Binaha ang isang subdivision sa Davao City. Ang pick-up na ito, tumirik. Maraming motorista rin ang stranded. Ang ilang pasahero tuloy, naglakad na lang. Umabot na sa dibdib ang baha. Grabe talaga yung sitwasyon namin kasi every time may mga baha dito, ito pinaka-worst na baha na pinakamataas. Alam ko ginabaha dito pero hindi ganun kataas, pero ngayon grabe. Pating luya na mo dito, pating dagang nang nabasa sa sulod eh. Gamitin nyo? Yeah. Oh, naay dagang nang adaot. Sama sa? Sa akong kuan, freezer. Kaya na wak mabantay, kumpiyansa lang kayo. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, nasa 282 na individual ang apektado sa pagbaha sa 7 barangay sa Davao City kagabi. Sa Pikit Cotabato naman, lubog pa rin sa baha ang 2 barangay sa taas ng tubig. Pahirapan ang paglikas sa mga residente at paghahatid ng tulong. Sa ngayon, nasa 14,000 pamilya ang apektado roon. Buwis buhay naman ang ginawang assessment ng Ministry of Social Services and Development sa bayan ng Nabalawag na bahagi ng BARM. Abot leeg pa rin kasi ang baha sa ilang lugar. Emil, dalangin ng mga residente ng Dato Muntawal at Pagalungan, Maguindanao del Sur, na sana hindi na umulan na malakas sa area ng Bukidnon, Cagayan de Oro City, maging sa parte ng North Cotabato. Emil. Maraming salamat, Gestoni Humamil ng GMA Regional TV.